Hello, good morning po mga Amegaaaa. Ngayon ay gigisingin natin ang ating nag-iisang friend, si MJ. So come on, go with me. Gigisingin po natin siya bigla. Gising na sa katotohanan, hindi ka niya mahal. Gising na sa katotohanan, hindi ka niya mahal. What's up? Hey guys, what's up? At nandito na naman nagbabalik ang nag-iisa niyong Amegaaaa. This is Martin Abe and welcome back to my channel. As you can see, bagong gising pa lang po ako mga Amegaaaa. So good morning sa lahat ng mga nanonood dyan ngayon sa kanilang bahay at kung saan pa man kayo naroroon. Magandang buhay at magandang umaga po sa ating lahat. So for today's video nga mga Amegaaaa, kakagising ko lang nga as I have said. So I decided na pupunta kami ngayon umaga pa lamang sa Mangrovetum. Ito, aabangan namin yung sunrise or mamamasyal kami doon kasi since it's Sunday, naisipan namin na mamasyal doon as well as mag-jogging at makapagpasyal na rin. So ayan, hindi pa po kami nakakapag-toothbrush. Laban na yan mamaya, di ba? Laban na? Okay. Lloyd, bilisan mo na! Ang tagal-tagal talaga ni John Lloyd gumalaw guys kasi ang rami niya pang orasyon sa buhay bago kami umalis ng bahay. Maglalagay pa yan ng mga kung ano-ano sa mukha, maghihilamos, lahat-lahat gagawin para sa bayan. Ang dami niyang mga orasyon. Lloyd! Bilisan mo na! John Lloyd! Tagal! Umagang-umaga. Saan ka pupunta na eh? Magmamalay kasi nag-post natin ngayon umaga. Pupunta na. Ba't ka naka-shoe S9? This is my morning routine. Wow. Kasi in order for my varicose veins to eradicate my physical and physiological facet. Ba't ka nag-walk out, ma'am? Saan ka pupunta, ma'am? Kasi it is necessary. Adjusting the society. It is necessary for us every morning to wear this kind of shoes. Yeah. Ay, ikaw, kumusta? Nagising ka na ba sa katotohanan? Nagising siya. Ang ginagawa nyo? Wala na ba talaga kayong makain, guys? Wala na bang makain? So ayun guys, yung mga friends ko ay kumukuha dyan ng ang tawag dyan. Ano tawag nga dyan? Dulce Corambot. Dulce Corambot. So, kinakain po yan. We're just reminiscing our childhood days. Mahilig kami niyang kumain ng mga sa tabi-tabi lang nakukuha na ganyang prutas. Prutas ba yan? Prutas ba yan? This is a kind of fruit. Okay. Ngayon, andito kami sa Boulevard Street dito sa amin sa Masbate kasi pupunta kami ngayon sa Mangrovetum wherein magpapasyal lang muna kami. It's already 6:30 a.m. Sobrang init. Pero still healthy pa naman daw yung kinet as long as hindi pa nag 9 a.m. right? 9 a.m. 10 a.m. 9 or 10. So say, around 6 a.m. pa lang naman po mga Amegaaaa. So healthy pa naman po yung kinet. Parang mas naumaga ata. Dapat mga 8 hindi siya healthy because of the equinox. What's equinox? Equinox. Because the UV radiation is So ayun guys, we're now in the seashore. Crash his plane. Joke. Somewhere over the rainbow. So ayan, naglalakad kami ngayon papuntang Mangrovetum. What? Backward running. Malaglag ka sa dagat. So, napakainit guys. Actually, hindi pa naman kami naliligo. Hindi pa naman din kami nakapag-breakfast. So, we decided na pumunta muna doon.
pumunta muna doon sa Mangrovetum. Then right after naming mag pumasyal doon, bibili na lang kami ng aming breakfast going back home. Yes, this past few weeks were so bombarded with a lot of things to do in school, knowing that the examination of our students, kakatapos lang ng exam nila, and we're about to record and of course check their papers. So ayan, we're just giving ourselves a break muna by doing this, or by the means of pamamasyal. Okay, so ayan guys, as you can see, I really love the sun rays kissing my face. What? Ayan, nandito na kami. Medyo malapit na kami, guys. Ayan. Ayan, malapit na po kami, guys. Nandito kami sa, dito sa mga mangroves. Pero hindi pa dito yung, ano, yung may pasyalan na part. Hindi pa po dito. Mga tama 1 kilometer na lang po. Okay. So, sana nga mabilhan tayo ng mga soup, mga sampurado. Yung, ano, yung morning breakfast na kakaiba. Kasi lagi na lang tayong ano, biscuits and bread. Ayan. And actually guys, we just would like to inform you na hindi pa rin po pala kami nakapag-brush ng aming teeth when coming here. So, what is the right term? Toothbrush, toothbrush. Ha? What is the right term? Toothbrush, toothbrush. Toothbrush. Toothbrush, really? According to a philosophy, it's teeth brushing. What? Yeah, because all your teeth are being brushed. Then? That's toothbrushing, toothbrush. Pakakagasap lang. Kasi wala nag-toothbrush ka naman, hindi naman isa, ano, isa-isa. That's why it is plural. So, teeth brushing is siya. Kasi gumamit ka ng brushing eh. Teeth brush. So, toothbrush is a noun. Ah, it's a verb. Ay, oo. It's a noun, toothbrush. Then, if it is a gerund form. Yep. So, ayun guys, nandito na po kami. Guys, andito na po kami sa Mangrovetum. So, makikita nyo kung ano yung improvement dito. Kasi last year, hindi pa to kasing ganda nang merong ganito pa. So, ayun. O, pak. Meron siyang dito pa bridge dito na part. At may dalawang seagull. No, it's seagulls. Lapay. Ha, lapay, seagulls. Ayan, nandito kami ngayon sa... No, it is not. It's already done. Okay. Ayan guys, ang ganda dito na park. So, we're... So, ayan, meron pa po dyang park. And that is the... yung bridge nila. Nandito naman. Oh my God, ang ganda ng dagat. Ade, may meron pang ano pala there. May plaza, meron. May extension na dito. Ay, ang ganda pala dito, ano, mag-practice ng sayaw. So guys, last year hindi pa naman, wala pa itong extension na to. So, ngayon meron na siyang parang plaza-plaza. And it seems like it's kind of amazing kasi meron na dito makapagpapasyalan yung mga tao dito sa Masbate. And maganda siya guys, and I was really amazed of this. What can you say about the design of the flooring? Based on my observation, the design is very applauded and amazing kasi it's kind of a red sunflower and around is yellow daisy. This is the center of the flower, yung sa sunflower na, anong tawag din? The pollen. Na inaano ni Hamparo. Hamparo. And, ang ganda-ganda guys. And actually, ayun, meron pa po doon sa may ano. Yun. Maganda rin yung puntan doon. Yung merong may pataasat pa po doon yun. Maganda rin po yung puntahan. So, ngayon, around 7 p.m. na kaya medyo mainit na din. Medyo kaya pa naman yung init pero somewhat like it's gonna burn our skin. Our very, Only Bella touches your skin. Oo, yung inaalag-alag. So, ipapasyal ko pa po muna kayo guys dito sa amin. Sa Mangrovetum. Hindi pa pa siya actually tapos talaga, totally finished. Kasi there are some area here na ina-under construct. Yan! So, pupunta tayo sa mga ibang parte dito sa Mangrovetum. So, para alam natin ang ano, ayan. See the lines where the sky met the sea. It calls me. O, ikaw MJ, ano maambag mo? Palakpak. Ikaw? Wala na po ako masasabi kasi unti-unti nang nasusunog ang aking balat. Rejuvenating pa more. Meron.
Yeah. Ah, sabi ko lang rejuvenating. Wala akong sinabi yung brand. Napakaraming brand ng rejuvenating set. So, ayan guys. Pupunta tayo dun sa mataas na parte ng Mangrovetum. Ang ganda ng kanilang ano, oh, ng arrangement. You know what? It's good na sinimento nila to, no? Kasi kung taon nito, kahoy yung ginamit nila, it not last long. No? Yeah. It won't last long because sometimes... Huwag muna ano dyan. Baka tapakan mo nga muna. Inspired by you. Bongga talaga sa Mayor Rowena Tuaso. Yup. This is really good. Ayan. So what purpose mo? So ayan, malapit na po tayo doon sa taas na part. Ayan. Ayan. Ibang muna dito. Ayan, bukas na pala. Wala na yan. Ano yan? Sinasabahin na nila yan. Yung seahorse? Hindi siya natatanggal. Not sure, it's not uncassable. So now you have witnessed this, a beautiful spot here in our province, in our city of Masbate. What can you say to our environment? You know, our environment is so beautiful. Is that what you're gonna say? You're supposed to say a lot. I am speechless. Because of the environment. Ikaw, what can you say to the environment since you are a biologist? Walang bago. It serves as an eye-opener for all Masbatenos that we should... keep our environment safe, clean, and green. Yeah. In order for us to promote Masbate City, the province, and also to conserve, no? We should help Miss Earth and Miss Universe, Miss Catriona Gray, in protecting, conserving our renewable resources, natural resources, in order for the future generation, future comes, for the future generation to witness this beautiful creation of God. You know what? You should be joining Binibining Pilipinas because you're really witty yes, in answering questions. Yeah, are you planning? By the time of 2023, when I'm going, when that time that I'm already been transformed to a girl version. You will be joining? Yes. It's kind of exciting and I'll be waiting for that year to come. And it has already been legal by the Miss Universe organization to have a transgender. Trans woman to have a contestant, yes. So halika na punta na tayo dun sa taas. Yes. So ayan guys, it's already 7:30 in the morning and napakainit na po. So pinagpapawisan na kami ng banggang-bongga. So ayan, aakyat na po kami dito. Ayan. Mapapansin niyo po, nandito na po kami from stratosphere na nasa troposphere na po kami. And going to ionic sphere. Parang dito na lang tayo kasi hindi mainit. Dito na lang po kami guys kasi hindi na mainit. Charot. Daratsa, laban tayo, laban. Laban. Tapos panigagal. Ayan guys, nandito na tayo sa tuktok. Coming from there sa baba. Ayan, nandito na po tayo. Makikita na natin ang Masbate City. Ayan. Pak. So low tide pa po mga Ameg. Ayan, dyan pa kami pumunta kanina. Ayan. Mas maganda sana na ano hanggang pabantig barangay Bantig ang extension. Para, extension ng magbibigay kasi for transportation din ng mga taga Bantig ito na for their vegetables, their what you call it is their fishes. Martin, ano po yung masasabi? What can you say about the environment in Masbate City? If I were to ask if what can I say about the environment, it's kind of still kahit we have experienced a lot of calamities and disasters right now as through these years. Still, maganda pa naman yung ating environment and I really love the wind. The ocean, the Magrovetum, and the green leaves around us. So, kung nakikita nyo guys, still, masasabi ko, amazing pa rin po ang ating environment. And this is something that we should always give importance and give more emphasis that we should keep it clean and green. Yeah. So, as an educator and also a social media influencer and vlogger, okay, ano yung gusto mong iparating sa mga millennials ngayon para sa ating environment? Ano yung parating ko? Yung message mo. My message or how would I encourage them? How would you encourage them to protect? For me, since we're living now in the 21st century wherein humans are more
engaged to social media and they are ignoring the essence of our environment. How would I encourage them in a way that raise awareness na we should always get engage ourselves to some environmental doings or environmental activities such like keeping our environment clean by having, what do you call that? Coastal cleanup. Coastal cleanup, yeah, by having coastal cleanup. I would also encourage the millennials and all the people around, not just only millennials, but all the people around us, that by simply supporting the 4 R's, the reuse, reduce, recycle, and respect. Right. Wow, respect. Oh, may respect na ata. Oh. That's why. Isa ka talaga pong philosopher na, no? by philosopher by accident. So, since we have visitor here and tourists, two tourists and visitor, millennial visitors, yes. How can you put that in action, yung sinasabi mo na encouragement? Sige nga po, kasi andun po sila. Oh, meron tayong dalawang visitor dito. So, Mr. Martin Dave, ano po yung masasabi niyo sa dalawang visitor natin ngayon? How would you encourage them? I would simply encourage them by say hi po. By telling that they should by simply having the essence of segregation of trash. So, 'di ba when you are encouraging something or someone, you should face, there is some face-to-face conversation. Okay, mga kuya, hello, good morning. So, we're just gonna encourage you to still protect our nature and environment by simply knowing the essence of proper disposal or proper segregation of our trash. So, sa nabubulok, di nabubulok, at naririsiklo yung mga basura. Okay. So, gawin niyo yan everyday, kuya. So, we can still promote and maintain the cleanliness and the orderliness. Alam mo, dapat hindi lang tayo maging environmentalist. Dapat din maging flexible tayo sa mga bagay-bagay na dapat kinakailangan. Na, ayan, kasi split is split ka. No, that's why kinakailangan nating mag-tao nito, sacrifice sa ating mga sarili para ma-motivate din yung mga nakakapanood ng vlog. Oh, nakamotivate ganito. Is it motivating or ruining my vlog? Sobrang aming pawis, kaya ngayon, pabalik na kami ng bahay namin. Ay, actually, sa apartment pala nila, MJ. So, doon kami natulog. We work together. Nagtabaho ba tayo? Or, isang bahay, isang tourist. So, ayun guys. You know, you have witnessed how beautiful our nature is by means of having this tourist spot in Masbate City. So, sa lahat ng makakapanood ng vlog na to, I am encouraging everybody that if you have spare time or leisure time, you can visit and have some refreshment here at Mangrovetum, located here at Robredo Street Boulevard, City of Masbate. Ayan. So, you can visit here. You can come here kapag hindi mainit, mga around 5 onwards. Napakahangin dito kasi punong-puno ng mangroves. And we can be your tourist guide for free. Yeah. Kung guwapo. Charot. So, ayan. Ano kami dito again sa kanilang London Bridge. This one. Yes, po. Where's my... Hindi ako nakapit sa pagkaganyo ko. Alam mo. Very Justin, salapay. Makakaya mo ba? Ko ba? Ang kagaya ko ba? Yaya. So ayan, we're going out. Palabas na po kami. Ayan. Pabalik na naman po kami sa aming destination. Tapos na po kami mamasyal. If you enjoy watching this video, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito. And of course, huwag nyo rin kakalimutang i-click yung notification bell para maging updated kayo sa aking every upload at sa lahat ng videos ko sa aking channel. So, thank you for watching, guys. Bye!